Musta? Ayan, good morning, good morning. So, ang gagawin ko ngayon, magre-repair ako ng pinto na ilalagay ko rito. Kasi yung nakalagay rito is sliding. So, ito yung pinto na nire-repair ko. Tapos, nakakabit pa rin yung sliding, hindi ko siya tatanggalin para naka-dual. Kasi pag ito yung babawasan ko, yung kahoy niya ganito lang sa gilid, sa kantuhan. So pag kinat ko yun, wala nang tibay, wala na rin kahoy. So, ito yung gagawin ko, maliit lang siya, so gagawin ko is dinadatigan ko lang. Ibig sabihin dinadatigan, dinadagdagan ko yung, ano, yung side, saka yung taas. So yung height kasi niya is kulang. Yan. So, i-re-repair ko ngayon. Yan yung ikakabit ko. Yan. Tapos yung gamit ko ngayon dito, yung pinakamagandang gamitin na isang drill lang, tapos pwede kayo magpalit ng jigsaw, circular saw, at saka drill. So, papakita ko sa inyo. Teka lang. Itong maganda itong gamit na to, all around na siya. Pwedeng, basta bibili ka lang pamalit sa dulo. Yan. Yan. So, ipapakita ko sa inyo yung ginagamit ko yung na drill. Ito yung ginagamit ko. Ayan. Black Decker. Ayan. Wire siya. Meron ding nabibili nito na battery lang. So, katulad nito, yung ginagamit ko ngayon is circular saw. Ayan, circular saw yan. Ayan, ayan. Circular saw. So, pangkat ng kahoy. Maganda gamitin to pang diretsuhan, kung may mga project kayo. Yan. Ito lang, handy siya, magaan. Tapos ang kagandahan pa nito sa Black Decker na to. Ayan o, Black Decker. Natatanggal to, dulo na yan. Pwede natin siyang gawing ano, barena or drill. Ayan. So ang pagtanggal nito, ito pipindutin mo lang to. Push, tapos hatakin mo lang pa. Ayan, pababa. Tapos meron din tayo na, so, kahit naman wala tong nozzle na ganito, pag pinindot mo siya ng ganyan nakalock, hindi mo siya mapipindot. So, kahit anong pindot nito, hindi mo siya pipindot, hindi siya iikot yung, ano niya, yung motor niya. Tapos, pwede natin palitan ng pan-drill. Ayan, katulad nung ito, pang-screw lang to. Ito, drill sa kahoy, wala tong hammer, ano lang to, drill lang, tsaka screw. Ayan, meron siyang limit for the screw. Ayan, ayan, sa gilid. Pwede mo siyang pipitin. So, ikakabit natin muna. Ikakabit natin. Ipupush mo lang siya. Ayan, okay na siya. Pag meron na siyang dulo na ganito, pwede mo na siyang gamitin. Pag pinrest mo na siya, gagana na siya. Ayan. Tapos, papakita ko rin sa inyo, meron din tong ano, jigs to. I-jigso natin. Ayan, ito naman yung pan-jigsaw natin. So, pwede natin palitan pang-jigsaw. So, ang pagtanggal din, ganun din, ipipress nyo lang to sa harap, nasa ibabaw niya, ipipress nyo lang. Tapos, batahan nyo lang pababa, hilahin nyo pababa. Ayan. Ito. Ayan. Ayan, ganun lang kadali magtanggal. Tapos, gawin natin, ilagay naman natin tong pang jigsaw. Ayan. Press nyo lang, tulak. Ayan. Ayan, pang jigsaw. Pakita ko sa inyo yung bala, kung paano magkabit din ang bala. Ha? Ayan, meron tayong bala para sa kahoy. Ayan, yung parang malalaki, mas malalaki yung ano niya, yung talim. Ayan, para sa kahoy. Tapos naman ito maliit. Ayan, para sa bakal naman to. Paano maglagay ng talim? So, gagawin natin. Ayan. Hindi nyo yata nakikita. Ayan. Ito, meron ditong pinakang binababa lang to, nasa loob. 5, 6, 1, 2 na daw pa. Pag binababa yung nasa loob, saka ayan. Hindi nyo makita, so. Ayan.
Yan, ibababa lang. Baba mo niya lang ng ganun. Tapos, saka natin isasalpak yung talim. Press mo lang, pababa. Tapos, pasok natin yung bala. Ayan, pag nakapwesto na siya, pwede nyo siyang bitawan. Ayan. Jigsaw, ayan. Ito ang kaganda. Ito yung pinaka gusto kong barena. Ayan, barena. Lahat ng kailangan nyo, pwede rin. Yun nga lang, yung, may presyo tong barena na to. So kung bibili kayo ng ganitong barena, medyo kailangan nyo talaga ng budget. Ang nagpamahal nito kasi, yung mga accessories niya. Nung bumili kami nito, bali ang kasama niya lang talaga is ito lang. Pang drill lang, sa kahoy, at pang kahoy lang, at saka pang tornilyo. Hindi pa kasama rito yung... Kumuha rin ako ng ganito, yung nozzle na to, para sa may hammer, para pwede tayo makapag-drill sa semento. So ito yun. Ito yung pinagkaiba niya. Mas mahaba yung may hammer. Ito may hammer to. Ito kasi wala siyang hammer, pang screw lang at saka pang drill lang sa kahoy. So ito kasi ang kagandahan. Eh nakikita nyo to, symbol na yan. Ibig sabihin, may hammer yan, hammer. Tapos, mababago mo siya, yung speed. Ang speed nito is 1 and 2, yung speed niya. Tapos, meron din siya pang screw sa kahoy, pang barena, ayan. Kaya kumuha ko ng ganito. Yung kasama niya kasi, wala siyang hammer. Kasi, kailangan ko rin kasi magbabarena ako sa semento. So, dalawa yung ganito. Bali, spare ko na lang to, pang barena lang. Tapos ito, pang semento. May hammer siya. Ito kasi maliit, hindi nyo ma-adjust yung speed niya. Isa lang yung speed niya. Wala siyang adjustan. Ayan, dito. So, mas maganda itong isa. Kompleto na, may hammer, may drill, saka may screw. Yun. Kaya kumuha ko nito. Tapos, ito naman, yung jigsaw natin, pwede tayong mag-cutting sa kahoy na paliko-liko. Ayan, alam nyo naman ito paano gamitin. Tapos, kung gusto nyo naman na diretsuhan, eto, pantay na pantay yung project nyo. Hindi nyo balik-baliko. Ito kasi yung jigsaw, pang mga kamilikuan, tapos pang bilog. Pwede ito. Ayan. To, papakita ko naman sa inyo itong circular saw natin. Hindi mo siya magagamit hanggang hindi mo to nila, ano, yung safety features niya ito. Ayan. Pag hindi mo siya itinaas ng ganito, hindi siya iikot, nakalock siya, hindi mo siya mapipress. Pakita ko sa inyo. Ikalalagay natin dito ulit. Lagay natin ulit. Press. Ayan. Pag narinig nyo yung click, ayun, okay na yun. So, papakita ko sa inyo, ipinipress ko siya, hindi siya umiikot. Tapos, ang gandahan nito, so, ayan, yung protection niya. So, kung sakaling nagkamali kayo, napindot nyo, yung ito, itataas nyo to bago siya magamit. Taas, tapos press. Kahit tumatakbo, tapos hawak nyo yung ilalim. Ayan, ito. Ayan. May kutsel, oh. Hindi kayo masusugatan hanggang di nyo in-open. Ayan. Ayan. Ayan, oh. Press. Hindi siya, hindi natin siya mapatakbo. So, kailangan, yung isang kamay, doon sa trigger, ano niya, sa trigger niya. Dito. Tapos yung isa, dito. So, bago nyo pampindot, kailangan iangat nyo to. Ayan. Angat. Angat. Ayan. So, yung pagtanggal naman ng blade, bala, yan. Ito. Allen key lang yan. Yung allen key nyo, makikita nyo dito sa likod. Ito. Nandito siya sa likod. Ito. Allen key. Tapos, di ba pag pinipihit nyo siya, umiikot pag may allen key. Yung allen key niya pag iniikot nyo, ayan, iikot yan. So, kailangan nyo ilock yung disc para hindi siya umikot. So, ipipress nyo lang yan. Ayan, ipress nyo. Pag press nyo yan, maglalock to, itong bilog na to. So, pwede nyo siyang tanggalin gamit yung allen key. Tanggalin nyo lang. Pag tanggal ng allen key, madali lang. Ito lang. Tanggalin nyo lang yun yan. Ayan, ito na yung allen key mo. Ayan. So, pindutin nyo yung lock para matanggal nyo yung lock sa likod. Susunod kasi yan pag hindi mo ito pinrest. Kasi wala siyang lock.
So ibalik na natin. Itong Black Decker na to, meron pa tong ibang accessories katulad ng sander yung pang liha. Meron din, papalitan nyo rin itong dulo. Tapos meron ding panghangin. Panghangin, pambomba, yan, sa mga gulong, sa sasakyan, pwede rin. Tapos, ano pa ba yung nakita ko doon? Yung pambutas, hindi ko alam kung anong tawag doon eh. Yung pampakinis ng kantuhan para may guide ka. Kung gaano yung sinunda mong guide, ganun din yung bilog nung ano nyo. Hindi ko alam kung anong tawag doon. So, ito yung suggestion ko para sa inyo. Pang personal lang naman to. Kung gusto nyo talagang magagandang klase, yung malalaki. Na kung may tumatanggap kayong mga project, ayan, may magpapagawa sa yun, mga cabinet, mas maganda yon. Pero ito, kung personal lang naman, the best to para sa inyo. Ayan. Tapos kagandahan nito, pag bumili ka nito, itong circular saw na to, may kasama na talaga siyang blade. Ayan, may kasama na siyang blade. Tapos kung gusto nyo rin ng blade para sa mga tiles, meron ding nabibili para sa mga tiles. Sa semento, meron din. Tapos, bumili ako ng spare para lang sa kahoy. Kung sakaling mawala, or hindi na siya ganun katalim, bumili akong extra. Ayan yung accessories niya, papakita ko sa inyo. Yung mga ano natin, accessories. So, kailangan natin para sa semento, yung may hammer. Tapos yung speed niya, hanggang maximum ito yung speed niya, number 2. Mabilis yan. Tapos yung isa naman, yung default na kasama niya ng Black Decker na to, is ito lang. Pang screw lang at saka pang drill lang sa mga kahoy. Tapos, ayan, jigsaw. The best talaga. Tingnan niyo yung mga nagawa ko na marami na akong na-ikat. So, hindi ko na na-i-video yung naumpisahan yung paggawa ng pinto. So, share ko lang sa inyo yung aking ginamit ngayong araw. So, papakita ko sa inyo to pagtapos na ako. Pwede sa, ayan, leather, rubber, wood, cloth, paper, ayan. Pwede, all purpose siya, all purpose. So, mukhang mauubos to lahat. Ayan, ngayon yung ginawa ko. Dinatigan ko lang ng kahoy sa baba. Tapos, lalagyan, ayan, yung sa gilid. Isa sa gilid. Ayan. Wala pang dikit yan. Itong nasa, no, tatanggalin ko pa. Tapos, dito sa taas, maglalagay din ako ng tatlo. So, para mapakinabangan natin yung pinto, para hindi na tayo bumili ng bago, ayan lang gagawin natin. So, sayang naman. Diniskartehan ko lang, ayan, yung mga available na kahoy. Walang available, eh. Puro, ano lang, plywood lang na ano, 3-4. So yan lang, pagkatapos nito, ito yan, yung mga nakikita nyo awang-awang sa mga sipangit yan. So pipinturahan to kulay puti. So pagkatapos nito, mamasilyahan ko yan. Yung parang adhesive na binili ko, parang ano lang sya, yun, parang rugby lang or all purpose. Wala akong nakikita ano. So yan, pagkatapos yan, masilya, pintura. So okay na yan. Yan. So ayan, kamay ng construction to, ayan. Ayan. So, update na lang ako mamaya. Okay.
Ito, wala pa itong dikit pero naka-screw na siya. So, tatanggalin ko uli. Nalagyan ko ng adhesive. So, update. Ayan. Okay. Bye. Ito na po yung finished product natin na pinto. So, papakita ko sa inyo yung ating dinagdagan na isang side dito sa ano, kabila. Tapos yung taas sa yung baba natin. So, papakita ko, babalik ito rin yung camera. Ayan. Ayan yung baba ng pinto natin. Nagdagdag tayo sa baba ng 3/4. Tapos sa taas, bali ganun din. Ayan. So, ang gagawin natin naman ngayon sa side, ito naman. Side. So, ang gagawin naman natin ngayon is ikakabitan natin pagkatapos hindi natin kailangan bumili ng bagong pinto. Ito na yun. So, na-repair lang natin. Nagdagdag lang tayo. So, sayang naman. Pwede pong mapakinabangan. Kesa naman bibili tayo ng bago. Ayan. Okay na. Tapos na tayo. Okay. Update na lang ako mamaya pag nakakabit na yung pinto natin. Ayan. Naikabit na natin. Ayan. So, magkakabit lang ako ng doorknob. Yung doorknob kasi nakakabit kanina is baliktad. So, babalikta rin ko ngayon. So, ito yun. Ayan. Doorknob, doorknob, doorknob. Ganun lang kadaling magkabit ng doorknob. So, ito na. Lalak na natin. Basic daw. Basic. Magkabit ng doorknob. So, hinahanap natin yung isang screw. Madali lang tayong magkabit kasi halos hindi na tayong mapapagod mag-screw kasi meron tayong electric drill. Okay, tapos lagyan natin ng cover. Oh, okay. Mm-hmm. Okay, tapos yung handle niya sa likod, kabitan natin. Magpapagawa dyan ng ano, pintuan, saka magpapakabit ng doorknob, papalit doorknob na wala ang susi. Pwede natin gawin ng paraan yan. Ayan. Okay na. So, okay na tayo. Kabit na natin yung pinto. Ito na yung itsura niya ngayon. Wow! Amazing! Ayan na. Yung itsura natin ngayon. Pintura na lang. Papapinturahan na lang natin to. Tapos siya nasa baba at nasa taas. Mamasil yan sa gilid. Tapos naglagay ako ng stopper dito sa pinto. Kasi yung hamba natin walang design para sa ano sa swing na pinto. Ito na yung stopper natin. So, pintura na lang yan. Tapos dito sa kabila, maglalagay din ako ng stopper. Meron pa ako isang kahoy na available. Ayan. Parang nag-start ako nito ng trabaho. Alas late na rin. Mga alas 11 yata ako nag-start ng trabaho. Ayan. Sinipon ako sa trabaho. Malikabok. Das nung mga kahoy. Ayan. Hindi sanay. Hindi tayo sanay sa... Babay, kakain muna ako. Nagutom na yung mga walang ginawa. Nagutom sila, wala silang ginawa eh. Galing pa sa pasok yan, oo. Oh, oh. Yung tagaluto. Wala pang tulog yan, kaya tumataba. Ayan. Hmm. Sarap. Sarap na yan, oh. Ayan, oh. Yan yung niluto nila yun, sarap kumain ng paa. Pagtitiisan ko na yan. Kahit hindi tayo kumakain ng ano, manok.
Binisan mo, kumakain kami. Eh, sumumuka. So. Ayan. So, kakain muna ako. Kakain muna ako. Nagutom na rin ako. Ngayon pala kami magtatanghalian. Subscribe kayo sa channel ko, sa Kuya Jo Burns World. Ayan. Medyo pangit yung boses ko yun. Sinisipon ako dahil sa ginawa ko. O, diba? At yung walang magagawa eh. Hindi sanay sa ano ng kahoy. Kakain muna ako, nagutom ako. Yeah. Uy, papaya na lang tayo, papaya. Sa may sabaw? Walang sabaw? Ano lang to sabaw? Ano ba doon? Ano ba doon masalaba? Yan. Kain muna tayo. Gutom na gutom na ako. Kain tayo na. Paan ng manok. Ngayon lang ako kain ulit to. Ayun na. Yan. Puno na muna ako. Ang pagkara ah. Hoy, hindi pa ako nasubo. Tama na yung tatlong pa alam muna kainin ko kasi may tuyo pa ako. Tara, kain tayo. Ibigay mo yung lamanday. Hmm? Hmm? Umuwi ka lang, matulog lang. Matulog, maliligo na ako. Hmm? Ang drink ko na? Kaya pala hindi ako makain ng manok. May allergy pala ako sa manok. Wala eh. Ito lang eh, walang pag... pagpipilian. Yung dibdib ko kasi. Yung dibdib ko kasi nag... namumula. Susugat. Yung tagaluto kasi. Manok lang binili. Ang gagawin ko. Yan. Saan binili yan? Paa. Doon. Mapag... tuyo na nga. Tuyo na nga lang kainin ko. Yung tuyo, kainin nyo na konti para makubos na. Tapos may lang sa tuyo. Masarap. Tuyo. Mmm. Saan kumain talaga manok? Kahit ang problema ko. Yung bibig ko talaga. Namumuli na tumamaya. Mmm. Huwag ka na sa tuyo. Bakit? Ang sarap. Bakit? Ano ba 'to? Oh. Ano 'to? Eh, kung ano 'to? 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 Tapos parang ayaw nila magpakain na, puro manok. Ano, kakainin ko, hindi papaya. Hindi magalit sa akin eh. Hindi lang yata. Aba, malay ko. Okay na ako. Anong drink natin, Len? Tubig. May tubig tayo dyan. Ito akong tubig. Ito mga chicks ko, nangayayat na. Oh, mga pumayat kayo, tubig. Aga na yung ating pumasok ha. Pasok? Hindi po, kakauwi lang. Ah, galing sa date si ate. Naka-live ka po yan? Hindi. Kinakausap ko yung cellphone, wala akong kausap eh. Tubig lang sapat na. Bye-bye.